Magandang araw po sa mga taga-subaybay ng Depth and Hour Teleturuan. Ako po ang inyong guro sa oras na ito, Binibining Rosana Flores, Master Teacher 1 sa Paaral ng Elementarya ng Bagong Sikat para sa ating araling paggamit ng iba't ibang uri ng panghalip sa iba't ibang sitwasyon. Inaasahang pagkatapos ng ating turuan ay mahahasa ang inyong kakayahang nakalahad sa ating layunin. Narito po ang layunin. Nagagamit ang iba't ibang uri ng panghalip sa iba't ibang sitwasyon. Panghalip. Sa diksyonaryo makikita natin yung PNH. Yun ang sumisimbolo sa panghalip. Ang panghalip ay salitang ginagamit bilang pamalit o panghalili sa pangalan. Ang pangalan, yun yung mga ngalan ng tao, bagay, pook o pangyayari. Ginagamit ang panghalip upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit ng pangalan sa ating pagsasalita o pagsulat sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, tingnan nyo to. Sige nang Jenny Alingat ang kasalukuyang punong guro sa paaral ng elementarya ng Bagong Sikat. Hinahangaan at iginagalang si Ginang Jenny Alingat ng mga mamamayan sa barangay dahil sa mahusay na pamumuno ng Ginang Jenny Alingat. O diba, hindi maganda. Sapagkat paulit-ulit ang Ginang Jenny Alingat, narito po ang wasto na ginamitan ng mga panghalip. Si Ginang Jenny Alingat ang kasalukuyang punong guro sa paaral ng elementarya ng Bagong Sikat. Hinahangaan at iginagalang siya ng mga mamamayan sa barangay dahil sa mahusay na pamumuno niya. May limang uri ng panghalip. Ito ay ang panghalip panao, panghalip pananong, panghalip pamatlig, panghalip panaklaw at panghalip na pari. Ang panghalip panao ay panghalili sa ngalan ng tao. Kaya nga panao, parang pantao. Kaganapang pansimuno ang gamit nito. Ako, ikaw, sila. Yan ang mga halimbawa ng panghalip panao. Nagtuturo ako ng aralin tungkol sa panghalip. Ikaw naman ay nakikinig ngayon upang matuto. Nanonood din sila upang magkaroon ng dagdag na kaalaman. Ang mga panghalip panao ay mayroong panauhan at kailanan. Yung panauhan, unang panauhan, ikalawang panauhan, at ikatlong panauhan. Kapag sinabi natin unang panauhan, tumutukoy yun sa nagsasalita. Ikalawang panauhan, tumutukoy naman dun sa kinakausap. At yung ikatlong panauhan naman ay tumutukoy sa pinag-uusapan o yung malayo dun sa nagsasalita. Ang kailanan naman ay isahan, dalawahan, at maramihan. Okay. Ang halimbawa ay narito. Sa unang panauhan, ako, ko, akin para sa isahan. Sa dalawahan naman, kata, kita. Para sa maramihan, kami, namin, natin, tayo, atin, at amin. Sa ikalawang panauhan naman, ang isahan ay ikaw, ka, mo, iyo. Sa maramihan naman, kayo, ninyo, inyo. Sa ikatlong panauhan naman ay ito ang mga halimbawa para sa isahan. Siya, niya, kaniya. At sa maramihan naman, syempre, sila, nila, kanila. Ang ikalawang uri ay ang panghalip na pananong. Ito ay panghalili sa pangalan na ginagamit sa pagtatanong. Halimbawa, sino, ano-ano, ano. Sino ang kasalukuyang tagapamanihalang pansangay ng DepEd Kamanatuan? Ano-ano ang mga nadagdag na gawain sa mga guro sa panahong ito? Ano ang kinatatakutan ng mga tao sa pagtungo sa lungsod? Ang panghalip pananong ay mayroon ding kailanan, isahan at maramihan. Sino para sa isahan, sino-sino kapag maramihan. Ang kinakatawan ng sino-sino ay tao. Kanino, kani-kanino. Yan din ay para sa tao. Ano, ano-ano, alin, alin-alin. Ito naman ay kinakatawan ng bagay, hayop, lugar at pangyayari. At ilan para sa isahan, ilan-ilan sa maramihan. Kinakatawan naman ito ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang ikatlong uri ng panghalip ay panghalip pamatlig. Panghalili ito sa ngalan ng tao, bagay at iba pang itinuturo.
Ang pagpapahalaga sa oras ay bahagi ng pagkakaroon ng disiplina ng isang tao. Ito ay isang kaugalian dapat nating pahalagahan. Ganiyan din kaya ang pagpapahalaga sa oras ng mga nakatira sa ibang bansa. Ang ito at ganyan ay mga halimbawa ng panghalip pamatlig. Narito pa ang ilang mga halimbawa. Pag malapit sa nagsasalita, ito, ire, niri, nito. Ganito, ganire, ganiyan, ganoon, o gayon. Pareho lamang ang ibig sabihin. Dagdag kaalaman, yung ganito ay pinaikling gaya nito. Yung ganire, pinaikling naman na gaya nire. Yung ganiyan, gaya niyan. At yun namang ganoon o gayon ay gaya noon. Pag naman malapit sa kinakausap, ang mga panghalipong matlig ay iyan, niyan, ayan at hayan at saka diyan. Pag malayo sa nag-uusap, ayun, hayun, iyon, yaon, niyon, noon at doon. Ang susunod na uri ay panghalip panaklaw. Ang panghalip na sumasaklaw sa kaisahan, dami o kalahatan ng tinutukoy. Yan. Lahat ay mananatili sa tahanan habang nag-aaral upang maiwasan ang posibilidad na mahawa ng COVID-19. Sino man ay hindi kayang pigilin ang pagtakbo ng oras. Lahat, sino man, ito ay mga halimbawa ng panghalip panaklaw. Narito pa ang ibang mga halimbawa. Iba, lahat, kailanman, kuwan, madla, bala na, sino man, alinman, anuman, pawang. Ang pinakahuling uri ng panghalip ay panghalip na paari. Nagpapakita ito ng pag-aari. Tulad ng panghalip na panao, ang panghalip na paari ay ipinapalit sa ngalan ng taong nagsasalita, kinakausap at pinag-uusapan. Akin, ang mga module na nakapatong sa lamesa. Nagkamali ako, iyo pala ang bagong lapis na nagamit ko. Yan. Tingnan pa natin ang iba. Ang panauhan para sa una, ikalawa at ikatlo. Mayroon din itong kailanan na isahan, dalawahan at maramihan. Para sa unang panauhan, akin, kanita. Ibig sabihin ng kanita, sa ating dalawa. Para sa maramihan naman, atin, amin. Para sa ikalawang panauhan, ang isahan ay iyo. Para naman sa maramihan, inyo. Ang ikatlong, para sa ikatlong panauhan naman, halimbawa para sa isahan ay kaniya. Ang maramihan naman ng kaniya ay kanila. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, bigyan muna natin ng daan ang ilang paalaala mula sa ating himpilan. Magbabalik ang teleturuan makalipas ang ilang sandali. Muling nagbabalik ang teleturuan. So, ating tandaan, ang panghalip ay salitang ginagamit na pamalit o panghalili sa pangalan. Ginagamit ito upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit ng pangalan sa ating pagsasalita o pagsulat sa iba't ibang sitwasyon. Ang limang uri ng panghalip ay tandaan, panghalip panao, paari, pananong, pamatlig at panaklaw. Subukan natin gamitin ang inyong kasanayan sa paggamit ng iba't ibang uri ng panghalip. Yan, pipiliin natin yung tamang sagot. Si Dr. Mary Jane Pascual Santos ang kauna-unang babaeng punong guro na isinilang at lumaki sa bagong sikat. Siya, tayo, rin ay nagtapos ng elementarya sa paaralang elementarya ng bagong sikat. Anong sagot nyo? Tama, siya. Pangalawa, sino-sino, ano-ano, ang mga paliguan sa bagong sikat na maaaring pasyalan ng mga nais maglibang? Anong sagot ninyo? Tama, ano-ano. Pangatlo, napulot ko ang pitaka ni Ginoong Glenn Agustin sa harap ng opisina ng DepEd Kabanatuan. Pinatunayan naman ni Kuya Jomari na ito nga ay iyo, kaniya. Kaniya, yan ang tamang sagot. Pang-apat, bakit kaya ang anuman, iba, ay tila hindi natutuwa na isagawa ang pag-aaral sa tahanan? Ano ang inyong sagot? Tama, iba. At panglima,
Umaasa ang mga guro na ang mga mag-aaral ay magiging matapat sa pagsagot ng mga gawain sa module dahil ayan, iyon naman talaga ang tamang pag-uugali. Yan, nandiyan na ang tamang sagot, iyon. Diyan po nagtatapos ang ating turuan sa oras sa ito. Ang iba pang mga pagsasanay ay ibibigay ng inyong guro. Maraming salamat po sa pakikiisa sa ating talakayan. Muli, ako po si Binibining Rosana Flores, Master Teacher 1 ng Paaralang Elementarya ng Bagong Sikat. Hanggang sa muli, paalam!